Okay, so sa pag-starter ngayon tayo mga idol, no? Kaya sinabi ko, bago po yung kanyang starter relay, kaya malamang sa malamang gumagana to, no? Solusyonan natin yung problema dito sa kanyang starter para magpo-push start na lang siya, no? Hindi na siya pagandito kung mag-start. Sana mag-trigger, no? Yun, no? Alright, nag-trigger na. Yo, good morning mga idol. Swish muno. Motorstar pala. Ayan, no? So, Motorstar. Ayan, so, dinala po sa atin kasi nag-carwash lang si tropa. Dilinisan niya po, no? Nag-washing po siya. Kita nyo naman, no? Ayan, so, nag-carwash po siya. Biglang hindi na po mandar. Yon. So, ang ginawa nila, nag-DIY muna siya. Nagpalit sila ng spark plug cover, which is tama nga naman, no? Spark plug cover, kasi pag mabasa yan at napasok na ang tubig, ay magluloko na po yung function ng kuryente, no? Ayan, okay? So, nagpalit po sila ng spark plug cover, tas ganun pa rin, no? Yung andar. Ayaw pa rin umandar. Alright, so ano nga po yung problema pag may ganyan kayong ma-encounter na sitwasyon? So, bago yung pakita ko muna sa inyo. Ayun, may kuryente naman siya. Tapos, bago po yung kanyang start relay. Ayan, bago. Pero hindi gumagana. Ayan. Oh. Ay, tapakan natin dito sa brake. Baka naka-trigger sa brake. So, ayaw gumana. Ang ginagawa dito ng may-ari, kasi nilagay na lang dito. Kasi walang kicker mga idol, oh. Walang kicker. Ang ginagawa niya, ginaganto niya. Ayan. So, ayaw talaga mag-start, diba? So, nag-umpisa lang daw to nung nag-washing siya. Alright. So, saan yung posibleng may problema? It's either sa spark plug cap, mga sakit, o di kaya dyan, no? Ayan, okay, diba? So, isa-isahin natin yan sa video na ito. Ako naman, naka-welding po. Alright. So, pero bago tayo pumunta doon, bago tayo pumunta dito, dito muna tayo sa problema sa kanyang starter. Solusyonan natin. Solusyonan natin yung problema dito sa kanyang starter para magpo-push start na lang siya, no? Hindi na siya pagandito kung mag-start. Okay? So, kung mapapansin nyo, bago eh, no? Ayan. Kung may problema yung kanyang starter, pag pinipindot natin, lumalagatik lang yan. Pero wala. Diba? Okay? So, yan muna yung gagawin natin sa video na ito. Alright, so, umpisa na natin. Okay, so, usapang starter ngayon tayo mga idol, no? Kaya sinabi ko, bago po yung kanyang starter relay, kaya malamang sa malamang gumagana to, no? Wala tong problema. Okay, so, tingnan natin yung pagkaka-wiring. Alright, so, dito po sa pagkaka-wiring, ito po ay naka-positive trigger. Positive trigger, kung mapapansin natin, tas yung ground niya, ayan, ay nandito na sa ground. So, ibig sabihin, supply lang ng kuryente mula dito. Ayan, kukunin natin na tatanggalin natin sa pagkaka-tape. Dapat may supply to ng kuryente para mag-start. Tanggalin muna natin. Ayan. So, pag pinupush start to dito sa push button, mga idol, dapat maglalabas ito dito ng positive. Okay? Kasi yung isang wire niya, mapansin natin, nasa negative na. Ito, itong pink na ito. Ayan, nasa negative na. So, ito dapat maglalabas ng positive. No? Okay, so tester muna natin. Ayan, so, dito po kasi sa starter mga idol, may tinatawag tayong negative trigger, positive trigger, at yung iba, yung trigger, nandito po sa brake, no? Pag inapakan yung brake, tapos nagpo-push start tayo, saka pa lang po magkakaroon ng positive yung linya dito. O di kaya, saka pa lang po magkakaroon ng negative yung linya sa isang bahagi ng ating starter. Pag dito po yung trigger sa brake, pag inapakan natin yung brake, saka pa lang siya magpo-push start, positive po yung sinusupply niyan dito, no? Hindi magkakaroon ng positive dito sa positive na supply ng ating starter pag hindi tayo mag-aapak sa
brake. Ngayon naman, mayroon namang ibang motor gaya ng Pinoy 125. Yung 125, yung mga Pinoy na naka-neutral lang. No, naranasan nyo ba yung naka-neutral lang? Pag naka-neutral lang, saka pa lang po siya mag-start. Yung trigger naman noon ay naka-negative. Kasi yung trigger po ng neutral indicator ay naka-negative. Pero doon po siya naka-kabit yung kanyang isang linya ng neutral, ng ground sa neutral. So ibig sabihin, pag naka-neutral lang siya, magpo-push start. So dito naman, steady yung positive niyan pag ganun. Meron namang iba sa clutch, mga idol, no? Diba muna natin? Sa clutch. Yan. So sa clutch naman, pag pinipigan natin yung clutch, no, saka lang naman siya magkakaroon po ng positive trigger dito po sa push start. Nakukuha nyo ba ako doon? Alright, so kung nagkaroon po kayo ng pagkalito doon, mag-comment lang kayo, mga idol, at ipapaliwanag natin yon sa inyo. Alright, so balik na po tayo dito sa sitwasyon na ito, guys. Sabi ko, case to case po yung pangyayari. So nilagay ko dito yung ating ground para hindi masyado makagulo dito, para may paliwanag ko na maayos. Test muna natin yung battery. Yung umilaw. Pasensya na kayo, mga idol, ha, kung medyo maingay kasi rush hour ngayon, umaga. Ayan, maraming mga dumadaan. So dito po, mga idol, sa binalatan ko, ayan dito, dapat pinupush start natin, dapat iilaw po yan. Okay? So ayan, o. Repress na natin, mga idol. Ayan. So pinupush start ko na yan, hindi umiilaw. Ayan, o. Tapos dito, yun, wala talaga. So ibig sabihin, hindi nagbibigay ng positive dito. Meron na siyang negative. Kung mapapansin natin, meron na po siyang negative trigger. Ito po, nasa negative na. No, automatic, kahit naka-neutral, kahit anong gear yan, under yan, kasi meron na po siyang supply ng trigger. Yung subula na lang supply nito, yung positive na trigger. Kaya yung mag-start. So ngayon, nirerekta muna natin dito, no? Kung mag-click itong kanyang starter motor. Yun, no? Yun. So nag-trigger. Malamang sa malamang yung may problema nito, push start. Alright, so bakasin natin yung kanyang push start at papalitan natin. Ayan, so ipapakita ko, natatanggalin natin itong push start na ito. Sisirain na natin kasi papalitan natin. Yon, idol, lo. Nagpalit na, nag-ayos na po sila dito ng wire. Ayan, nag-convert na nga sila dito ng, kaya sinabi ko, ng trigger. Medyo magulo sa loob, mga idol, no? Pero dito muna tayo focus. Siguro naman okay yon. Kasi nga, inayos na. Okay. So ito po yung kanyang lumang starter. Yun. So malamang sa malang, malamang ayaw na mag-trigger, kung mapansin nyo, dahil sa kalawang. Hindi nyo makita, no? Yun. So makalawang talaga siya. Ayan. So palitan tayo ng bagong push start. No, ano? So ikabit muna natin. Sana mag-trigger, no? Yun, no? Alright, nag-trigger na. So ibig sabihin, doon lang po talaga sa kanyang push start nagkaroon ng problema. Kasi nakita nyo naman yung kalawang. Ayan, o, kinalawang na. Kaya ayaw na mag-trigger, no? Oh, alright. So okay na, atitate na lang natin yan. Okay, so yun lang po yung naging problema, push start. Gaya sinabi ko kanina, case to case po yung problema pagdating po sa usapang starter, kung bakit ayaw mag-start.
Yung iba sa starter relay, yung iba sa starter motor, yung iba naman sa linya ng wiring. So sa sitwasyon na ito, linya ng wiring kasi nagka-problema sa kanyang switch ng push start. Alright? So dito lang muna yung video natin, mga other, mga tropa. Sana may nakuha yung tips at kalaman dito sa ginawa nating video. At kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section. At sa next part ng ating video, susolusyonan na natin yung problema ng kanyang motor. Bakit ayaw itong umandar? Ano? So, yun nga guys, sinabi ko kanina, nag-car wash lang po siya, nag-washing lang po siya, goods naman yung andar bago siya nag-washing, tapos nung nag-washing siya ay hindi na po umandar. Yun, pero yung push start na ginagawa niya dito kanina, di ba? Dito lang siya nag trigger. So ngayon, inaayos muna natin yung push start para makita natin yung kanyang wiring function kung saan yung nagloloko, no? Kung saan yung may problema. Alright, so dito muna tayo, peace out muna. Bye-bye. Abangan nyo na lang yung next part ng video na ito. Okay? Salamat po. Ingat!